Magandang araw mga karamiya. Tunghayan po natin ang part 15 ng aking kwento na pinamagatang Gagay, Reyna ng Peryahan. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa parating ko pang uploads. Nang makita ni Magda na nakangisi pa rin ang anak matapos masermonan, ay mabilis itong tinapik. Inay naman! Maktol nito. Anong inay naman? Tapos ko nang katayin ang manok ng itay mo. Tapos ikay, hindi mo man lang nagawang hiwain ito. Kilalas pa ng ina. Eh, saglit lang naman po ito, inay. May pinag-usapan lang po kami ni Sir Hunter. Kaila sa ina, sabay baling sa boss. Kinindatan ito upang sumang-ayon sa sinabi niya, lalo na at nakatingin na ang ina rito bilang pagkuha ng kompirmasyon sa kanyang sinabi. Ngunit na kailang kindat na si Gagay sa boss, ay tila wala itong balak sigundahan ang kanyang sinabi. Sa inis niya, ay pasimple itong siniko, kaya dun lamang ito napalingon. Ah, opo tita. Mabilis nitong turan. Kailangan mo po palang sikuhin ah. Ani niya sa isipan. Nang marinig ang pagtugon ng boss sa ina, ay o siya, ayusin mo net nang makapagsimula ako magluto. Wika ng ina, saka muli silang iniwan. Masakit iyon ha? Anito, sa paniniko sa tagiliran nito. Eh paano naman? Kanina pa kita kinikindatan, pero hindi ka makaramdam. Wika ni Gagay. Eh malay ko bang, nagpapakit ka lang. Sa pagkindat-kindat mo, wika ni Sander. Batid naman niyang nais ipakahulugan noon, pero natutuwa siyang inisin at kulitin si Gagay. Aba, ang Herodes na ito. Mukhang nagpaparamdam ah. Ani niya sa isipan. Magpapakyut? Ako? Magpapakyut ako sa'yo? Malakas na bulalas nito, saka tumawa ng malakas. Ako? Magpapakyut sa'yo? Hello? Ani niya na pinaikot pa mga mata upang kapanipaniwala ko no na hindi siya nagpapakit dito. Eh hindi ko na kailangan iyon dahil matagal na pa akong cute. Tura ni Gagay. Narinig ang huling hirit ni Gagay ay napatawa naman ang malakas si Sander. Muling tumaas ang kilay ni Gagay. At anong nakakatawa doon? Banas na sita ni Gagay sa among panay ang tawa. Ay wala naman. Natawa lang ako sa huli mong sinabi. Wika ni Sander. Ang alin doon? Iyong cute ako. Maang na tanong ni Gagay. Yes! O anong nakakatawa doon? Totoo naman ah. Confident na sambit ni Gagay. Oo naman. You're too cute. Puri ni Sander kay Gagay. Doon ay muling nagtaas ng kilay ang babae. Mukhang ayaw na namang maniwala sa sinabi ko. Ayaw nang pinagtatawanan. Pero ayaw rin pinupuri, maktol ng isipan. Gustuhin mang kiligin ni Gagay sa huling sinabi ng boss sa kanya, pero nanaig ang dikta ng isipan na mukhang pinagtitripan lang siya ng lalaki. Ako ba'y pinaglololoko mo? Kilalas na tanong dito. Ha? Wait, kanina ayaw mong nakatawa ako dahil feeling mo pinagtatawanan kita. Tapos nang pinuri kita, sasabihin mong pinaglololoko kita? Tura niya rito. Nakitang napatigil sa Gagay ng marinig ang tinig ng ina. Nakita ang panlalaki ng mata nito at mabilis na pinagpuputol ang sitaw. Wala siyang ginawa kundi panoorin na lamang ito. Mukhang bihasa ito sa kusina. Ano Gagay, tapos ka na ba? Tanong ng ina nang pumasok sa kusina. Opo inay! Mabilis namang tugon. Matapos ang masarap na hapunan nila ay lumabas si Gagay upang magpahangin sa gilid ng kanilang bahay. May malaking puno kasi ng Angel Mango doon na may upo ang kawayan sa ilalim. Namiss niya ang lugar nila kahit halos 4 na buwan lang siyang nawala. Tahimik at payapa. Buti nga at hindi pa masyadong mataw sa parting iyon. Marami na kasing nagpapabalita na gagawin na ng subdivision ng ilang palayan sa kanila
Medyo nakakalungkot, pero kung parte iyon tinatawag nilang pag-unlad, ay sino naman siya upang pigilan. Napabuntong huninga siya habang nakamasid sa kawalan. Ang lalim nun ah! Kinigbuhat sa kanyang likuran. Ay kabayo! Sambulat sa kabiglaan ni Gagay. Bakit ba? Bigla-bigla kang sumusulpot, inis na turan. Tikhim ni Sander. Ayaw niya makipag-inisan dito. Sorry kung nagulat kita. Malumanay na saad. Kita naman ang paglambot ng mukha ni Gagay. Hindi kasi ako makatulog, ani niya. Napalitan ng pag-aalala ang mukha nitong naiinis kanina. Bakit? Mainit ba? Matigas ba ang kama ko? Naku, pasensya na. Putol nito nang iharang ang parating center sa kanyang bibig. Hindi lang ako makatulog kaya naisipan kong lumabas. Hindi ko inaasahan na nandito ka. Tura nito. Huwag mo akong alalahanin. Nung bata pa ako, ganito rin ang buhay namin at tinutulugan ko. This is not new to me. Lumaki rin ako sa hirap. Umayos lang ang buhay namin ni Mama nung binalikan ako ng aking papa nung mag-high school na ako. Wika ni Sander. Napamaang si Gagay sa nalaman sa boss. You mean, mahirap ka rin noon? Hindi napigilang turan dito. Tumango si Sander saka naupo sa tabi ni Gagay sa upuang kawayan. Yes, mahirap din ang buhay namin noon. Naranasan ko mangalakal at magtinda ng puto sa umaga nung elementary lang ako. Idagdag pa ang panghusga ng mga tao sa aking ina na masyado raw ambisyosa ito pero binuntis lang daw ng kano. Kesyo, sayang daw ang kagupuhan ko kung magiging basurero lamang ako at kalaunin magiging katulad din ng mama. Malungkot na kwento nito. Hindi tuloy maiwasang malungkot para sa boss. Marami rin pala itong pinaghuhugutan sa buhay. Siya, kahit laki sa hirap, pero hindi naranasang maglako ng kung ano-ano. Lumaki siya sa gurulang ina at sa bungero ang kanyang ama. Pero pagdating sa kanya, ay hindi emang ito nagkulang. Yun nga lang, naman na rin yata ang pagiging wais ng ina sa pera dahil sa peryahan naman siya bumibida. Sorry to hear that, sir. English niya rito. Upang pag-aanin ang loob nito, batid niya kasi natutuwa ito kapag naririnig siyang mag-English. Hindi nga siya nagkamali dahil nakita ang pagsilay sa mga labi nito. Maging ang puso niya ay nalugod nang makita ang ngumiti ito. Hindi batid kung bakit gano'n na lamang ang epekto noon sa kanya, pero masaya siyang nakitang napapasaya niya ito. There's nothing to sorry about. Lahat ang iyon ang nagsilbing motivation ko upang magpatuloy sa buhay. Wala ako sa kinaroroonan ko ngayon kung hindi dahil sa hirap na dinanas ko nung bata ako. You think magiging engineer ako kung pagsilang ko pa lamang inagistan ko ng marangyang buhay sa Milan? Baka nga isa na ako sa mga batang naliligaw ng landas. Ngunit dahil sa mga hirap at pangaalispusta ng mga tao noon, naging determinado akong kunin ang pangarap ko. Wika ni Sander. Hindi napigilang maluha ni Gagay sa sinabi ng boss. Napanghanga siya sa dedikasyon nito. Napaka-inspiring ng buhay nito. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Sander sa kanya. Nakakaiyak kasi ang buhay mo. Ani niya, napatuloy ang pagdaloy ng luha. Nangingiting naiiling na lamang si Sander. Bagay na nakita naman ni Gagay. Eh totoo naman ah. Ani niya rito. Hindi lang ako sanay na makita kang umiiyak. Ang pangit mo kasi. Ani niya, saka tumawa. Nainis si Gagay sa narinig buhat dito. Kaya kinurot ito sa tagiliran. Ouch! Angil nito. Nakakainis ka kasi. Banas dito. Totoo naman ah. Ang pangit mo kapag umiiyak ka. At inulit pa talaga. Wisit na sambit, saka inirapan ito. Natawa na lamang si Sander. Tila kay sarap asarin ni Gagay dahil cute na cute itong sa kanyang reaksyon. Ngayon, pinagtatawanan mo pa talaga ako? Irap niya rito, saka tumayo upang pumasok na ng biglaang may humawak sa kanyang braso. At to rin nakita ang kamay ni Sander. Parang kinuryente ang katawan sa hawak ng boss. Naumid ang dila
at hindi nakakilos sa kinatatayuan. Sir? Maang nasambit. Call me Sander. Anito. Sir? Ulit ni Gagay. Call me Sander, or else I will kiss you. Bantana si Sander. Sir? Muling sambit ni Gagay. Nambigla siyang kabigi ng boss at si Ilinang halik. Hindi na napigilan pa ni Sander ang sarili at hinalikan si Gagay. Kanina pa ito nais gawin dahil tila lagi nag-iimbita ang mamasamasang mapulang labi nito. Noong unang malasap ang sarap ng labi nito, ay wala na siyang ibang hiniling, kundi ang muling mahalikan ito. At ngayong magkalapat muli ang mga labi nila, ay hindi niya mapigilang halikan si Gagay. Nanlaki ang mga mata ni Gagay nang maglapat ang labi nila. Oh no! Lasang adobo pa naman ang bibig ko! Hiyaw ng isipan. Ngunit hindi na siya nakatutol pa dahil ramdam na niya ang mga labi ni Sander sa kanyang mga labi. At mas lalo nang laki ang kanyang mga mata nang maramdamang hinapit pa nito ang kanyang baywang. Halos mabulunan siya kaya na makabalik sa huwisyo ang isipan ay mahagyang kinagat ang dila nito na mabilis naman itong binawi. Buti nga sa'yo, aniya sa isipan. Pero sa kaibuturan na may panghihinayang, masarap ang halik ng lalaki. At hindi pa naman kung bakit sa kabila ng ginawa niya, ay gusto niyang ulitin itong mahalikan. Napangiti na lamang si Sander. Kinagat man ng babae ang labi. Ganun pa man, ay masasayang natikman ang halik nito. Mauuna na sana siyang pumasok nang tawagin siya ni Gagay. Ah, Sander? Tawag nito. Oh yes! Putol nang sa kupi ng labi ni Gagay ang labi niya. Maging si Gagay na bigla sa kanyang ginawa, mabilis siyang napabitiw sa kanyang boss at akmang uusog patalikod nang hapitin nito ang kanyang baywang. Nagtama ang kanilang mga mata hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha nito. Isang pulgada na lamang agwat ng kanilang mga labi nang biglang may tumikim sa hindi kalayuan. Agad na itulak ni Gagay si Sander. Itay! Gilalas na turan ng malingunan ng ama. Wala! Wala po kaming ginagawa. Depensang saad sa ama na formal ang mukha. May sinasabi ba kung may ginagawa kayong masama? Gilalas ng ama ni Gagay na kinakamot nito ng ulo. Bakit? Hawak ang lalaking inang baywang mo. Ani Gagay na nagahagilap sa isipan ng idadahilan sa ama. Pagtayo ko kasi tila nalula ako itay. Kaya napahawak siya sa akin. Kailan nito? Dalangin lang na sana'y maniwala ang ama. Bakit halos mangudgod ang mukha mo sa mukha niya? Dagdagla tanong nito. Napatingin siya kay Sander upang humingi ng saklolo at tulungan siya magpaliwanag. Ngunit tila mas natutuwa pa itong nakikitang aligaga na nagpapaliwanag siya sa ama. Matapos akong halikan, ay iiwan ako sa ere. Aniya sa isipan, sabay irap dito. Itay naman, wala nga kaming ginagawa. Aniya at muling lumapit kay Sander. Aray! Putol na hiyaw ni Sander na bigla siya sa ginawa ni Gagay. Kita nang lalaki ang mga mata nito, kaya pinigilan na ang bibig. Opo itay, wala po kaming ginagawang masama. Segunda na lamang upang bitawan na siya ni Gagay. Habang tumatagal ang kurot nito, ay pasakit ng pasakit. Bakit itay ang tawag mo sa akin? Anak ba kita? Gilalas ng ama sa boss. Po, tito. Alanganing wika nito. Bakit tito? Pamangkin ba kita? Seryosong saad ng ama. Napangisi sa Gagay dahil mukhang nabaling sa boss ang atensyon ng ama at kita ang pagkamot nito ng ulo bagay na hindi nito ginagawa. Ngunit agad na napawi ang ngiti nang makitang napalingon si Sander sa kaniya. Kita sa mga mata nito na tila nahingi rin ang saklolo. Ha, makakabawi rin. Ngisi niya at humalikip-kip na lamang. Pumasok na kayo, pakpagpahinga. Maya-maya itura ng ama.
Tila na ginawa ng mukha ng boss sinabi ng ama, saka ang mga alis na nang muling bumaling ang kanyang itay. Ay siya nga pala, iho. Sasabano ba itong si Gagay papunta diyan sa babaeng kamukha niya? Tanong nito. Opo, ti... Putol nito, sabay tingin sa kanyang ama, na noon tatawa na sa nakikita ang reaksyon ng boss. Ay sige, tawagin mo na akong tito. Tura ng ama na natatawa. Doon ay napansin ng boss na pinagtitripan lang siya nito. Napatingin sa kanya dahilan upang umiti siya ng malawak. Upang ipabatid itong nakaganti rin siya, saka nakahalukip na sumunod lamang papasok sa munti nilang bahay. Naiiling na naiwan si Sander, saka tumingin sa malayo. Madilim na ang buong paligid at mangilan-ngilan na lamang ang kabahayang may ilaw. Umupo siya ulit sa upuang kawayan at sumandik, saka tumingala at ipinikit ang mga mata. Ramdaman simoy ng hangin, kaya hindi napigilang mapangiti. Hindi pa rin ganap na nakakapasok si Gagay sa silid ng lingunin ng pinanggalingan. Nakitang hindi sumunod ang kanyang boss, kaya nag-alala siya at binalikan ito. Akmang lalabas ulit ang makitang tumingin ito sa kawalan, habang nakapamulsa. Saka maya-maya ay dumipa sa kasumandig. Tumingala ito at ipinikit ang mga mata. Tila payapa ang mukha. Lalo pa nang makita ang pagsili ng ngiti sa mga labi nito. Napahawak siya sa hamba ng pintuan at nakatitig sa nakangiti nitong mukha. Nalulugod ang pusong tingnan ng gwapo at nakangiting mukha nito. Gwapo talaga. Kinikilig na turan. Aminin man niya o hindi, ay crush niya ito. Sa bagay, sino ba naman ang hindi kikiligin sa gwapo, matangkad, maputi at mestisong lalaki? Ito yata ang perpektong halimbawa ng lalaking pangarap ng bawat kabaro kong Eva. Ay nako, ang sarap! Putol niyang bulong sa sarili nang marinig ang tinig sa kanyang may punong tainga. Masarap ang alin anak? Tinig ng ina. Inay! Ani niya, napigil na pigil ang tinig. Baka kasi magambala ang lalaki at malamang nakamasid siya rito. Anong masarap o mas tamang sino? Si tanang ina na ano'y nakatingin na rin sa lalaking tinitignan niya. Psst! Gagay! Akala mo ba'y makakaligtas ka sa akin? Alam kong pinagnanasahan mo ang amo mo. Inay! Sa watang wika, saka mabilis na hinilang ina mapasok sa silid. Baka kasi marinig ng amang usapan nila at malaman pa nitong may crush siya dito. Pinagnanasahan talaga, inay. Eh bakit, hindi ba? Wika ng ina. Inay naman eh. Wika niya rito. Natawa ang ina sa kanyang reaksyon. Ay! Dalaga ka na talaga gagay namin. Tudyo nito. Inay naman eh. Baka marinig ka niya. Turan pa niya dito. Nakitang napatigil ang ina, saka humugot ng malalim na paghinga. Tumitig sa kanya na tila malalaglag na ang luha nito. Oh, bakit mukhang iiyak ka na, inay? Huwag mong sabihin, dadagin mo na naman si Nora o Nor. Maang dito. Si Judy Ann Santos. Anito at sinubukan pang patuloyin lang ang isas nitong mga mata. Nabilis nitong inakbayan. Inay talaga, ani niya, sabay yakap dito. Mahal na mahal ko po kayo ng itay. Makilala ko man po sila, kayo pa rin na nagpalaki at nakasama kong lumaki. Ani niya rito, at naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok. Bagay na palagi nitong ginagawa sa kanya nung bata pa lamang siya. Salamat, inay. Dagdag pa, naramdaman niya ang pagkalas ng ina sa pagkakayakap nito sa kanya. Saka nito sinapo ang kanyang mukha. Huwag kang magpasalamat, anak. Kami na ang itay mo ay dapat magpasalamat sa iyo dahil sa pagdating mo sa aming buhay at natupad ang mga pangarap naming magkaroon ng anak. Hindi ka man nanggaling sa amin ay wala kaming ibang hiniling sa Diyos at gustong mangyari kundi mapaayos ka. Wika ng ina. Alam ko po iyon, inay. Hindi ko po nararamdamang iba ako sa inyo. Kaya nga po nung ipakita ni Sir Sander ang mga larawan ng mga babaeng kamukha ko, hindi
hindi ako makapaniwala. Kaya umuwi ako dito dahil gusto kong sa inyo mismo manggaling ang lahat. Ani niya rito. Patawarin mo kami, anak. Alam kong inilihim ko tungkol sa tunay mong pagkatao. Maniwala ka. Aksidente lamang ang lahat. Gate pa ng ina. Hinawakan ng palad nito. Inay, naniniwala po ako sa inyo ni Itay. Wala po akong galit o kahit ano para sa inyo. Kahit ako po nasa sitwasyon nyo ay gagawin ko rin po ang ginawa ninyo. Wika sa ina. Nakitang muli na namang tumulo ang luha. Inay, mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Saka sila nagkayakapan. Kinabukasan ay maagang nagising si Gagay. Pupungas-pungas na lumabas, suot pa niya ang oversized pajama niya. Good morning, world! Ani niya na napahikab. Nakapikit pa rin ang mga matang kahirap niyang idilat, ngunit kailangan niyang gumising. Napahikab pa siya ng tuluyang idilat ng kanyang mga mata at nasumpungan ang gwapong mukha ng boss. Mamasa-masa pa ang buhok nito at hubad-baro. Nilakay kisig nito dahilan upang mapaawang ang bibig niya. Parang ganito lang ang panaginip ko kagabi. Ani niya sa isipan. Lalo pang humanga sa akin itong kakisigan habang mapalapit ito sa kanya. Mas lalong natigilan si Gagay at napalunok. Hoy, Gagay! Kinig ng ama na nagbabalik sa kanyang kamalayan. Agad na kinusot ang mata at nakita ang amang bagong paligo. Itay! Bulalas niya sa kabiglaan. Masyado niya ata siyang nahihibang sa boss niya dahil maging sa panaginip ito ang laman. Buong akala niya ay ang papalapit sa kanya. Iyon pala ang kanyang ama. Bakit ang aga-agay nakatulala ka diyan, anak? Maang naturan dito. Po? Tignan mo itong batang ito. Sabi kay bakit nakatulala ka diyan? Malakas naturan ng ama. Matamis siyang ngumitit umakbay dito. Ang gwapo-gwapo niyo kasi, Itay. Ani niya sa ama na kinangiti nito. Ay sinabi mo pa, anak. Sigunda naman ang ama. Si inay po, tanong sa ina. Hindi kasi ito nasilip sa munti nilang kusina. Ay, nakinaguring. Kukuha lamang ng niyog dahil gagawa daw ng kakanin para may mabaon kayo mamaya. Tugon ng ama. Si Sir Santer po, gising na po ba? Ay, oo. Ay, iniwan ko doon sa may puso at maliligo pa lamang. Tugon ulit ng ama. Bakit sa may poso? Maang naturan. Ay, bakit? Ay, ako rin naman ay sa puso naliligo ah. Wika ng ama. Ayaw po isanay. Pero, siya'y baka putol naturan dahil iba-ibang senaryo ang naglalaro sa isipan. Baka pinagkakagulo nito ng mga babae at bakla sa kanilang lugar. Ay, baka ano, anak? Wala po, Itay. Pupuntahan ko na lang po si Sir Sander. Tugon na lamang sa ama. Mabilis na tinungang kinaroroon na ng kanilang poso. Mabuti na lamang at walang ibang tao roon maliban sa boss na abala sa pagsasabon nito sa buong katawan. Naka-shorts naman ito. Akmang lalapitan ito nang makitang ipasok nito ang kamay na may sabon sa loob ng shorts nito. Halos matulos siya sa kinatatayuan at hindi nakalapit dito. Tila sinadya pang magtagal ang kamay nito nakapasok sa loob ng shorts. Isipin pa lamang ginagawa ng kamay nito ay tila nakakapag-init na. Bigla ay naipaypay ang kamay. Oh no! Hiyaw ng isipan. Nang makitang tila, natutuwa pa itong laruin kung anong nilalaro sa loob ng shorts. Napakagatlabi pa si Gagay habang pinapanood ang boss na banlawa ng sarili. Ang bawat paghulas ng bulan ng sabon sa katawan nito, ang bawat hagod nito, at bawat buhos nito ng tubig na gamit ang tabo. Nakakataka mga kisigan ng amo. Nang bigla siyang bulagay ng ina. Gagay! Malasirena ang bumberong bunganga ng ina. Sa kabiglaan ay halos madapa siya habang si Sander naman ay napalingon sa pinanggalingan ng tinig. At doon ay nakita si Gagay na tila mapapasubsob sa kanya. Hindi nga siya nakamali dahil tutulungan sana niya ito. Ngunit napasubsob na ito at saktong napatapat pa mukha nito sa kanyang harapan. Bahagyang naibaba pa ang short dahil ino ay nahawakan ni Gagay.
para hindi tuloy ang mangutgod ang mukha sa kaputikan. Oh my! Ang laki! Iyaw ni Gagay sa isipan. Dahil bahaging nakapamula sa pagkakahawag kanina upang bahagya iyong umalsa. Gagay! Malakas na boses ng ina ang nagpabalik sa kanyang isipan. Inay! Mabilis ding turan dito. Oh, Diyos ko po! Ilayaw mo po ako sa peligrong dulot ng mahabang armas ni Boss. Pilihan turan ng isipan. Gaga, lagot ka sa inay mo. Iyan pa rin ang iniisip mo. Ali naman na kanyang kabilang isipan. Hoy, Gagay! Ako ba yung ginagalit mo? Tumayo ka nga riyan. Bago pa, mahubo ang shorts ng amo mo. At baka, gumawala ang kobra. Walang prenang tura ng ina. Doon ay napangising tumayo, saka tumingala sa mukha ng boss na natitigilan sa lahat. Napangisi siya rito na nakakaloko. Alam niyang apektado ito sa kanya dahil ramdam niya na nag-iba ang init ng katawan nito at simpleng aksidenteng napahawak kanina. Hindi rin makatingin ito sa kanya ng tuwid. Ramdam niyang nagpipigil sa sarili si Sander. At dito na po nagtatapos ang part 15 ng aking kwento. Kailan kaya aminin ni Sander na may pagtingin na siya kay Gagay? Ano naman ang mangyayari sa pagharap ng mga kamukha ni Gagay? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Shout out po kina Shane Franco, Doha Doha, Shen Shen TV, Arnel Marquita, Mostak Yope, Nympha Tolentino, Inday Lebra, Rona Espanyola, Nitz Reyes, Teresita Arevalo, Jocelyn Rizor, and Charlene Nueles. Thank you for watching. God bless.